back to my channel. And today, ipapakita ko sa inyo kung ano yung makeup na ginagawa ko everyday. And gagamitin ko lang din yung mga mura at yung mga madaling makita. Kasi actually, ito lang talaga yung ginagawa ko. Lashes, kilay, at saka tint. Hindi talaga itong dalawa yung brands na ginagamit ko for everyday. Pero naghanap lang ako ng brand na madali nyo makikita sa mga department stores, ayun, sa mga supermarket. So, let's start! This is the Nichido Eye Pencil and ang shade nito is in dark brown. 60 pesos lang ito sa mga Nichido counters. And ito yung unang-una pangkilay na meron ako. Tapos ang gusto ko kasi meron din siyang brush dito sa dulo para hindi ka nabibili ng brush. So inuuna ko muna yung mga edges ng kilay. Binadrawing ko lang siya dyan. Ayan, tapos ibabrush ko na lang siya ng ganyan. Ito yung meron. Ito yung wala. Parang magkaroon din siya ng tint dyan, ng kulay. Hindi ko rin nilalagyan yun dito sa inner part kasi medyo makapal na yun dito. So, pag binabrush ko siya, inuuna ko yun nandito sa dulo. Para rin hindi siya magmukhang square, yung sobrang harsh na ano. Pagka-brush ko dito sa dulo, pag okay na ako dyan, pag wala nang mga buo-buo, tsaka ko siya diladaanan dyan sa harap. So, sunod naman yung lashes. Kino-curl ko lang siya. This is from Nichido. Mga 75 lang ata to, 85 pesos. Nakalimutan ko na. Pero ito, meron silang ganito. Ito lang naman yung eyelash curler ko. So, ito rin yung ginagamit ko everyday. So, kung titingnan nyo, parang naging mas awake yung mata ko dito kaysa dito. Hindi ko kasi bet mag-mascara pag nasa school. Ayan, na-curl na sila both. Kung gusto niyo naman mag-mascara, ang masasuggest ko is itong Maybelline na Hyper Curl kasi ito all day talaga siya naglalast. Kaso ang problema dito, clumpy kasi siya pag nilagay na sa lashes. Yung volume niya, andun talaga na nagka-clump na yung lashes mo. So pag ganun, i-brush mo na lang siya ng spoolie para maging natural looking pa rin. So for the lip and cheek stain, itong Everbilena yung gagamitin ko. 150 pesos lang ito. Sa mga Everbilena, sa Nihiman. Kung gusto niyo yung mga lip tint sa mga online shop, kasi ito hindi ko lang bet dito, wala kasi siyang lasa. Ang pakla ng lasa niya, ganoin. Meron akong link sa description box na kalagay dun, scroll down niyo na lang. Ayan. Ito na lang yung gagamitin ko since ito yung madalas na nasa sa supermarket, yung madaling makita. Tsaka ang maganda dito kasi gel siya kaya hindi siya ganun kahirap i-blend. Kasi diba pag liquid, ganun ka talaga kasi madali siya mag-set. Ito hindi masyado. So ayun pa, isa pang problema ko dito, hindi siya lumalabas sa cheeks ko sa isang layer lang. Sa isang beses, kailangan makapal. Para nabibitin ako sa pigment niya pag sa cheeks na nilalagay. Kailang layers ako, doon ko lang na-achieve yung natural na. Ilalagay ko na rin sa lips. Ayun yung lasa niya. Pag medyo marami ka na nalagay. Ako kasi personally, yun lang talaga ginagawa ko. Kung gusto niyo naman ng concealer, pwede itong Sansan. Kasi mura lang ito mga nasa 150 lang ito sa Sansan. Shade ko dito is in beige. And maganda rin ito sa under eyes. Ayan, konti lang. Ayan, di ba parang hindi na ganun kahalata yung eye bags. Tapos kung gusto nyo takpan yung mga dark spot niya, pwede nyo rin siya takpan dito. For powder naman, ang masasuggest ko is itong Everbilena na basag na. Itong Everbilena na compact. Ang shade ko is in tan. Ay! Nabasag na to kasi ginamit to ng kapatid ko nung nag-prom sila. Binaon niya, tapos pag-uwi dito basag na. Pwede naman kayo bumili ng mga fluffy brush sa mga all items 25, 20, mga ano, Mengko, Kengko, ano pa ba? Yung sa mga tabi-tabi lang na mga brush na mga fluffy. Basta fluffy. Para iset yung concealer, ilagay na natin sa whole face. Para mag-mattify. Pero ako, honestly, sa school, hindi talaga ako nagpa-powder. Ginawa ko lang para dahil dun sa concealer part, nung pinakita ko sa inyo. Kasi pag nagpa-powder ako, tinitiyawat ako yun pag sa school. Pag hindi ako naka-liquid foundation, pag powder lang talaga yung nilagay ko pang retouch. So, ang ginagawa ko sa school, naghihilamos ako. Panay ang hilamos ko sa school.
So para sa akin, optional lang talaga yung powder at saka yung concealer kasi hindi ko naman yung ginagawa for everyday. Pinakita ko lang talaga sa inyo. Ito na ang aking face na fresh, na gising, na ready sa school. So ayun lang guys, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe for more kalakuhan at good for me. At para makasama rin kayo sa aming Lucaretz family. Yun lang guys, thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye!